Magandang araw. May nagpatulong sa akin na matanggal ang kaniyang susi na naputol sa loob ng ignition switch. Ang kaniyang sasakyan ay Crosswind Isuzu. So, naiwan sa loob ang kaputol ng susi. Titingnan natin kung kaya nating tanggalin. Ayan. Ayan, kung makita ba natin ang ano, naputol na susi sa loob. Dito tayo sa may bandang maliwanag. Ayaw pa rin makita nasa loob, nasa pinakaloob kasi. So, gagawa tayo ng panungkit sa maliit na screwdriver. Gagawin nating manipis. Gagawin nating payat at sa bandang dulo lalagyan natin ng barb yung sima, no, para matanggal yung naputol na susi. Okay, tapos na natin nagawa yung panungkit natin. Kaso lang hindi makita yung barb, yung pinakasima. Gusto ko sana ipakita sa inyo para naman sa ano, may sasakyan na naputol ang kanyang susi, ito lang yung gagawin. Gagawa lang kayo ng panungkit, lagyan ng sima, ng barb sa dulo. Ano bang gagawin ko para makita ninyo? Ilagay ko sa daliri. Yung daliri ko ang pinaka-background. Ayan, kitang-kita na yung sima or yung barb. Ito yung panungkit natin. Sorry, na-delete ko yung ano, umpisa ng pagsungkit. Malapit na itong lumabas, sinungkit ko na. Pag medyo mahaba-haba na ng kunti, yung mahawakan na ng daliri, bubunutin natin sa pamagitan lang ng daliri. Ayan, medyo pwede na. Ano pa? Kunting hila pa. Kunting hila pa. Ito na, bubunutin natin. Ayan, ito na yon mga kaibigan. Ito yung naputol na susi na naiwan sa loob ng ignition switch. Ito yung kanyang forma sana kung hindi naputol. At ang susi na ito ay hindi na original, duplicate na susi na lamang ito na ating i-duplicate ngayon. Mabuti naman at mayroon tayong blank key na bili pa natin sa Maynila. Ito, kamukhang-kamukha ito. Magkasing lapad at magkasing haba. Ito yung gagamitin natin. Try natin. Gagamitin natin ang ating duplicating machine. Itong gagayahan natin, ilagay natin sa kaliwa at itong blanko ay sa kanan. Ang takbo nito ay parang sa pantograph, yung magdo-drawing tayo. Ayan, nakalagay na. Tingnan natin sa harap. Ayan. So, duplicate na natin ito. Kita ba? Ayan na. Hindi ko na naipakita yung pag-ikot, no? Direct to the point na lamang para makasave tayo ng time. Ito na yung nagawa natin. Yung susi na na-duplicate natin. Pormang kakasya. Sana. Sana kasya. Kasi mayroong pagkakatao na akala mo ano eh, kasyang-kasya. Pero pag inikot mo, ayaw umikot. May problema pa. Kailangan ng adjustment. Ito, ayun. Salamat sa Diyos. Umikot na. Yan. So, tagumpay ang ating ginawang pag-duplicate. At makikita natin na yan, pag inikot natin, iikot din yan. Yan yung mechanism
Yung pang mga ano yan, nakakabit, kaso lang tinanggal ng mekaniko kasi nga tinanggal itong ignition switch. Kita nyo nasa loob, yun ang pinakalak. Pag naka-off yan, tingnan nyo, yan. Nakalak na yan. So, ang mahalaga, ang importante ay kayang umikot ang ating ginawang susi. Ayan. Ito yung ignition switch ng crosswind Isuzu na sasakyan. Tapos, mamaya ihatid natin ito sa shop. At ang singilan ko pala nito, ako ang nagtanggal sa naputol na susi at duplicate 300. Ito na yun, ikinabit na yung ignition switch. At ito yung sasakyan nito. Ang ganda. Maraming salamat sa inyong panonood. Please like and subscribe. Hit the bell.